Hi guys, welcome sa pinakauna kong video as vlogger wannabe. Itong video pala na ito ay tungkol muna sa pagre-repair natin ng free TV galing sa Facebook Marketplace. Ito, nakita ko siya habang nag-scan, tapos binibigay ito ng may-ari ng $0 for free. Yan na nakalagay dyan, sold kasi nakuha ko na yan. So yun, nag-message ako sa kanila, tapos umukay naman, at yun, pinuntahan ko na. Yung lugar ng may-ari ay nasa downtown ng Vancouver dito sa Canada. Nasa kondo sila nakatira. So habang papunta ako doon, i-introduce ko yung magiging laman ng mga videos ko. So yung mga laman ng videos ko ay kung ano-ano na lang na siguro na maiisip, no, na pwedeng makapagbahagi ng mga kunting ano lang, kunting laman para sa ating video. May mga pwedeng may mga inputs, mga kaalaman, yun, ganun, tapos kunting opinions, ganun, mga facts din. So yung mga opinion ko, pwedeng hindi yun tama para sa inyo, no? So hindi ko naman ini-insist na tama talaga yung sa akin, kasi sa akin din naman yung perspective. So bawal tayo mag-away dito, ha? So pwede namang mag-bash, kahit mag-bash kayo, basta yung constructive lang, wag lang yung pang ano lang, pang away-away. At yun, malapit na ako, tapos may nakita ko ditong isang magandang tindahan, yan, Mr. Vape, Smoke, and Boom. So, alam nyo na yan siguro kung ano yung tools na yan, no? Mga tools yun. Tapos ito, malapit na ako dito sa kanilang lugar, at yan, magpapark na tayo, yan yung building nila, yung nasa itaas. At yun, binabaan ko na, tapos yan, largo, diretso doon sa pintuan nila. Nag-bus tayo para tayo ay papasukin at ma-open nila ang main door. At yun, umukin na sila. Tapos yun, ang TV nasa baba ng salamin. Malapit sa may elevator. At yun, ako ay nakalabas na. Kinargahan ko na ng mabilis. At parang uuwan na ata. Tapos yung mga napansin ko dito, no, yung in general, pero hindi naman lahat. May mga tao na yun yung mga items nila na mga luma na, or hindi naman luma, yung mga bago pa lang 3 years to 5, 4 years, 5 years na mga items, lalo na yung mga electronics, pag nasira, tapon, or ibinta nila ng ano, mga kahit $10, $20 para lang makuha doon sa kanilang mga lugar. Kasi yung iba, pagod silang mag tamad silang magtapon noon, kasi bawal kang magtapon dito ng mga electronics kahit saan. Dapat itapon mo siya sa tamang pagtapunan. Tapos yung iba naman, ano talaga sila, yung mga consumerism na style, no, na mga tao, yung palit lang ng gamit. Kung halimbawa may ano na, mga lagpas 5 years na yung gamit nila, lalo na pag electronics, yun na kanila na yung binibigay or tinatapon. Tapos yung iba naman, yung mga electronics na ano, yung obsolescence ng mga electronics, kaya din nila binibigay. Kasi tingin nila outdated na yung gamit nila. So, ayun, dumating na tayo sa bahay. Alis muna boss, at yan, iangkas ko na yung TV. So, itong TV na to ay exclusive sa Best Buy. Tapos, pero ito ay isang Sharp TV, no, Smart TV na Roku. So, tinurn on ko ito. Tingnan natin, may blink siya. Iwan ko kung yan ba isang error code. Pero yung pagtingin ko sa screen, yun, may meron ka makikitang dim na display. Pwede siyang backlight, pwede yung mga kapasitor, yung tama niyan. Yan, yung picture niya nagbi-blink. So, binuksan natin. Ang initial ano ko nito is yung kapasitor. Or yung backlight pwede rin. So, yan. Discharge muna tayo ng mains capacitor gamit ang resistor para hindi tayo makurente. Mas maganda kasing itaob yung board pag test. So, kailangan ko siyang i-discharge para pag mahawakan ko man, hindi ako makurente. So, ito na. Sinukat ko yung B+. Naka 9 volts. Steady. Volts DC. Tapos, sinukatan ko ng voltahe yung backlight circuit. Ito siya,
Yan, 20, 31 volts DC, 30, tapos bababa ng 13, yun, nagpa-flag switch siya, no? So, ang nangyari dyan is, pwedeng sira na yung mga filter capacitor, leaky na, or taas, mataas na yung EASR. So, yun, sinukatan ko rin yung standby at power on voltage. Steady naman. So, nakapag-isip ako na pwede talagang sa ano ito. Prospect na talaga yung backlight circuit kasama yung mga kapasitor niya at backlight LEDs. So, discharge muna natin yung mains para i-troubleshoot natin component level yung mga parts. So, ito mag-ESR test ako ng mga kapasitor. Yan, yung ESR tester number 1. Yan, check. Tapos, double check ng pangalawang ESR tester. Kasi importante yung i-test mo muna yung mga kapasitor kung okay ba. Pero so far, lahat ng mga kapasitor ay okay. So, mali yung unang diagnose natin. So, yung tinanggal ko yung board, tapos chinik na yung lahat ng parts sa power side ng ano, ng backlight circuit. Chinik ko yung mga scotchy diode, mga semiconductor. Chinik ko na rin yung mga resistor. Lahat kasi konti lang naman yung pyesa eh. So hindi siya masyadong madugo. Hindi siya ganun ka taas kumunso mo ng oras. So dahil wala akong makitang sira doon sa board initially, unless yung mga IC or mga semiconductor ay may tama pag nag-power on. So pumunta na ako sa backlight mismo. So para matest natin yung mga LEDs, backlight, naka-set tayo sa diode test. Yung tester ko kasi ay mataas yung output niya sa diode test, so napapailaw niya yung mga LED. So magandang pang test siya ng mga LEDs. Ang voltage drop ng mga LEDs na to ay 2.5, at sa lahat ng LED meron akong nakitang isa na hindi umuilaw. Ito siya sa corner. Yun, so kumuha ko ng lead strip galing sa ibang TV. Sinukat ko yung boltahe nila. Parehas naman yung voltage drop, so pwede kong ipalit. At yan, tinanggal ko. Pinalit ko doon sa lead strip ng sharp TV. Kinabit ko yung diffuser. At kinabit ulit sa TV. At pag-test, umiilaw na siya. Buti chinik ko yung continuity ng lahat ng diodes at mga connector, at yun, may napansin akong isa na walang continuity. So yun ang advice ko, na pag magpalit kayo ng LEDs, check nyo rin yung continuity ng linya or ng series ng mga LEDs. Like, check nyo yung continuity from one LED to the next LED, kasi yung mga strip kasi nakaparallel yan, tapos nakaseries yung mga LED. So yan, kinabitan ko na ng jumper yung bad na connector, pero kinabitan ko na rin lahat ng connector kasi baka masira din yung iba pagdating ng panahon. Wow. So yan, ibabalik ko na yung mga diffuser para matest. Ibababa ko na rin yung LCD screen. Kung yung LED lang talaga at connector ang sira, ang ibig sabihin nun ay nag-open yung circuit ng backlight. So ang nangyayari ay yung power supply ng backlight ay mataas yung voltahe niya, tapos ibababa niya ulit dahil nasisense ng IC na wala siyang load, so kaya nagpa-fluctuate yung voltahe. So ngayon, ititest natin yung voltahe. Fix na 24 volts. So yun, malamang ayos na to. Takip natin, balik, tapos iharap para makita yung screen. Yan, tapon natin yan. Ayos. Sana walang crack yung screen at okay yung display. At sana okay lahat para mabenta natin to. Yung original price pala nito ay nasa $500 plus tax. So ito sa atin mga nasa 20,000 to 25,000. So binta ko lang siguro to na ito ng mga kahit $100, $150. Okay na siguro. So yun, okay naman yung screen.
babad ko lang to ng 1 week para malaman na okay talaga siya. So yun guys, thank you for watching. Hanggang sa muli.